ito yung isa sa tanong sa akin ng mga tao lagi nung kausapin ka daw eh. Gusto nilang mapagkwentuhan kung okay lang yung ano yung huling laban mo. Yung huling laban mo, of course, alam natin medyo hindi ka pilala doon. Ako sa tingin ko maganda yung laban eh, medyo napuruan ka ng third round tsaka 11th round. Pwede bang ikaw mismo magkwento kung ano bang karanasan mo doon sa laban na yun? Yun. Ayos naman yung laban na yun, pero talagang ano, parang yun nga, medyo yung preparation namin ba, pero parang ano, kulang din kami sa conditioning, ganun. Kaya yung nagka-ano na ng round, medyo kinapos din ako. Oh, okay. Alright. So, round number 11, TKO. Tinitingnan ko ngayon yung box rec, pare. Merong isang judge na pangalan Robin Taylor. Ang score niya, 95-94. Oo. Kung sa tingin mo ba, hindi ka na TKO 11, na, hindi eh, 97-92 eh. Ano, saan ba magaling tong kalaban mo na si Iwasa? Ba't ka ba sa kanya nahirapan tingin mo? Ewan ko. Hindi ko. Parang, hindi naman ako. Kumbaga sa style niya, hindi naman ako na mahirapan sana. Pero, parang nagkulang lang talaga ako sa conditioning nun. So, anong round na medyo naramdaman mo na parang kulang na yung hininga mo? Maramdaman mo yung pag ano na, 8-7 na round. Sayang kasi pare, inayang din ako. Alam mo, yung mga kaibigan ko pa, foreigner pa ha, parang isa ka daw sa pinaka-talented na boksingero dito. At so, after nung fight na yung pare, ano yung natutunan mo sa sarili mo, ano yung syempre, stamina na kagad yung una mo sasabihin na dapat may improve. Meron pa bang iba na natutunan mo? Meron din. Kumbaga, ano, pag didisiplina, kumbaga sa yung pagkain, parang ganun. May nakain ka ba? Napakain ka ba? Tsaka, IBF yun eh. Dalawang beses ititimbang. First time ko pang lumaban nun. Pero yung sa laban na to, matanong lang kita outside of boxing. Sa New York to, di ba? Sa New York nangyari. Gano'ng katagal ka sa New York? Ano po? 1 week? Mga... Okay. Ako nawala na naman. May tumawag na naman. Siguro, ano? 1 week. Kala ko may tumawag na naman sa'yo eh. Nag-post ka eh. May tumawag na naman ba? Teka, nawala ka. Sorry, pare, ha. Baka importante yan. Gusto mong sagutin muna? Tapos balik, ha? Teka, nawawala ka na. Wala ka na ang boses. Na, sa wakas. Nag-adlib tuloy ako. Ayos. Okay. Dali. Live. Okay lang. Okay. Nasa na ba tayo? So, ang daming nagtatanong, yung round 3 na untog ka daw, round number 11. Tapos, nag-usapan natin kung anong natutunan mo. Sabi mo rin, para sa mga fans lang na nag-abol, na medyo yung stamina ang nagkulang sa'yo noon. Natuto ka ng diet. Tama ba lahat yung aking recap? Oo. Tsaka, yun nga, sa mga boksingero, dapat mag-ano kayo, may disiplina na kayo. Okay. Ito, ang dami nang nanonood sa atin. Si Renerio Arisalia nanonood. Okay na, gumana na Renerio. Okay na yan. Nakikita mo ba yung mga comment sa baba? Oo, ang dami nga. Okay. Ayan, nagtanong kung kailan daw kay Albert Pagara. Bukas pa yun si Albert, si Marlon muna pag-usapan natin. So, yung tinatanong ko na, isang linggo ka doon sa New York, yung laban mo kay Iwasa. Pero saan ka nag-training noon? Sa ano po, sa LA po ako nag-training doon sa Wild Card. Kay Rodel Mayor. Siya po yung naghanap sa akin. Kasi big fight to eh. Yung sa mga taong nagtatanong, gano'ng katagal mo ba pinaprepare yung laban na yun? 2 months din po. Tsaka pumunta kami ng Vegas dito minigin sa'yo. Diba laban din yun ni Romero Duno? Kasunod lang kami doon ng ano, doon naging ensayo kami, tsaka
Tapos umuwi kami ng LA, doon kami nagpatuloy ng ensayo. Ganun. Oo. So sa kabila pala, hindi ba naging problema 'yon kasi West Coast to East Coast ka pala eh. Oo. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust din? Hindi naman po, pero mahirap din kasi maghanap ng mga ano doon, mga sparring pang ganun. Kasi po mga may mga pero yun sige sige. May mga kasi ano naman, hindi naman magi-sparring sa iyo. Ganun. Pero yung ano, yung most of the time Los Angeles, yung weather naman halos parehas ba o malamig sa New York no pumunta ka doon? Ang lamig sa New York, sobrang lamig. Sobrang lamig. Okay. Tatanong ko lang, before and after, malamang after the fight, meron ba kayo, meron ka ba chance na mag-ikot-ikot sa New York? After the fight, oh, meron naman po. Kwenta ka naman. Pero, wala akong picture pero, eh. Wala eh. Meron nung chance, pero ayokong lumabas kasi sobrang lamig talaga. Yung pagkatapos. So, hindi mo man lang nakita yung mga Liberty o kaya yun sa ano, yung sa may yung maraming hindi, building. Pagkatapos ng laban ko, pumunta kami dun sa ano, yung Liberty. Tapos sumakay kami ng ano, parang bangka, yung ferry boat baga. Tapos pupunta siya dun. Para matingnan mo siya ng malapis. Tapos nagpipicture kami. Hindi ka makatapos ng apat na picture kasi yung kamay mo, ano na, parang magyiyelo na. Talaga? So sobrang lamig. So balot na balot ka. Ganon, balot na balot kayo. Balot talaga, totoo ba yun? May narinig ako doon, pag nilabas mo yung tinga mo, pag pinitik, baka maging yelo, baka matanggal. Kaya kailangan may ganon. Baka siguro paglalamig talaga doon ng ano, sobra. Pero yung lamig naman daw nung pagpunta namin, hindi naman daw masyadong malamig. Pero para sa akin, sobrang lamig na talaga. Ay, oo. Siyempre, sa taga-Pinas tayo eh. Bagyo pa nga lang, giniginaw na tayo eh. New York pa. Oo. Hindi ko pare, matanggal ano, yung ano ko eh. Guantes ko. Talaga. Pero sa loob ng venue, hindi naman malamig, no? Hindi malamig. Hindi naman. Tama lang. Tama lang po. Okay. Ang daming nagko-comment kanina pa. Sayang yung laban mo. Ito, basahin ko to kay... kilala mo yata ito eh. Kilala mo ba ito? Si Prince Brian Ginoso Rugay the second? Siguro. Sabi, sayang yung laban mo niya kay Iwasa. Pero ganun talaga, di lahat ng panahon ay panalo. Minsan matatalo, sana may rematch this year or next year. Pwede pa ba? Pwede ka ba makakuha ng rematch dito? Ah, hindi ko alam eh. Pero siguro, sa depende na yan sa mga, ano, sa mga matchmaker. Ganun. Okay. POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.